Hi everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Ed, sa ngayong ka-amats na lagi may topak. So for today's vlog, i-share ko sa inyo kung paano gamitin at paano natin magagamit para sa mga yung dot, no? Yung GCash, I mean, yung G-credit sa GCash. Kasi alam ko, marami sa inyo ang tatanong kung legit ba ito or kung totoo ba ito. Best, this video is for you. So ano pang nahihintay mo? Panoorin mo ang video nito simula sa simula hanggang sa dulo. Pero bago ang lahat, huwag mong kalimutan mag-like, mag-share at syempre mag-subscribe para like and updated sa bawat upload ko. So without further ado, tayo po muna ay mag-intro. Intro, pumasok ka na! Welcome back again sa aking YouTube channel. So ito na nga, according sa title, i-share ko sa inyo kung paano gamitin ang G-credit sa GCash. Actually, excuse me. Kakain ko lang kasi. Ayan. So ito kasi ang G-credit, ay narinig ko lang sa co-teacher ko na sabi niya, uy, meron na palang G-credit sa GCash. So na-curious ako and then in-explore ko lang siya. So ito po ay based on my experience kung paano ko siya gagamitin. At first ay nahirapan ako, hindi ko alam kung paano, pero sabi nga ni John Dewey, learning by doing, we need to explore para ma-experience natin yung mga bagay-bagay. So kapag na-experience na natin yon, matututo tayo. So ito na nga, wala nang palaboy-laboy pa, wala nang paliku-liku pa, ito na. Ang una mong gagawin para ma-avail mo ang G-credit sa GCash, syempre kailangan meron kang GCash app. So itong GCash app na ito ay available to all network. At the same time, madali lang itong ma-upload sa Android, sa Play Store. And then of course, kapag na-upload mo na or na-install mo na ang GCash, kailangan ma-verify mo ito. So kapag hindi verify or full verify yung iyong GCash app or GCash account, hindi ka makakapag-avail ng G-credit. So paano ba ma-verify ang ating GCash? So I will teach that in the next video. Pero kailangan meron kang two valid IDs at lahat ng mga information daw masagutan mo. So once na ma-verify ang iyong GCash, ay kailangan mo naman lagi mong gamitin ang iyong GCash sa lahat ng transaction. Pwede yung kailangan regular ka nagka-cash in, nagka-cash out, nagbabayad ang bills and everything. So lahat ng mga method doon sa GCash or lahat ng mga application doon sa GCash ay nagagawa mo para lumaki yung credit line mo. So syempre may credit line din yon, yung parang sa credit card. So kailangan kapag the more na mas marami yung pumapasok, the more na nakikita ni GCash at naramdaman ni GCash na malaki yung income mo, so malaki din yung tendency mo na makaroon ka ng malaking credit line sa GCash. So yun na nga, na-download mo yung app, and tapos pangalawa, na-verify mo na, tapos lagi mong ginagamit. So yung pang-apat, pwede ka na mag-apply ng G-credit. So punta ka lang sa GCash app mo, and then hanapin mo dyan yung icon ng G-credit. So kung wala dun sa nakalabas, sa others, makita mo dun sa others na yan, tapos hanapin mo dyan yung G-credit. Tapos dyan sa G-credit na yan, kailangan mo din sagutan yung mga info na yan. Kailangan mo din siyang i-verify para makuha or para ma-experience mo yung GCash, G-credit. So kapag nasagutan mo na yan, kapag na-verify mo na yan, kapag pwede sagutan mo na yung mga terms and condition, pwede mo na siyang gamitin ang GCash. So pwede bang i-send ang GCash, or I mean, pwede bang yung laman ng G-credit mo ay pwede bang i-send through cash in or cash out, depende kung available yung G-credit. So kapag ako kasi, kaya ko siya na-avail, pinambayad ko siya ng bills kasi di ba usually minsan dumadating sa time natin na nasa short tayo, naubusan tayo ng pera. So ako, ginawa ko, pinambayad ko ng bills sa wifi, sa PLDT at saka sa tubig. So dapat
kapag gagamitin mo ang chi cred, alam mo, magbabayad ka ng grocery. So kapag meron do ang QR o yung QR code, iscan mo lang yun, tapos pay via G-Credit. Tapos kung magkano yung laman ng G-Credit mo, yun ang makukuha sa'yo. Tapos, tapos pwede mo din siyang i-check. Ayan katulad niyan, di ba makita nyo? Pay via G-Cash or pay via G-Credit. So, i-check nyo na yung check na yan. Tapos pwede na, that's it. Yun, ganda lang kabilis gamitin. So, paano naman to bayaran? So, ito, ang iyong G-Credit ay nakadepende nga sa kung paano mo gamitin ang iyong GCash. So ako, ang aking na GCredit is 2,000 pesos. So yung 2,000 pesos na yun, or sa lahat na amount, meron siyang interest na 5% per month. And then, kailangan mo siyang bayaran through GCash din or through bank. So ganun lang kadali at kalegit po ang GCash. So sa lahat na mga may GCash dyan, para gusto ma-avail ang GCredit, maintain nyo lang yung paggamit ng GCash para lumaki ang inyong G-Credit. Tapos, i-explore nyo lang yung GCash nyo, lahat ng mga app gamitin. And then, of course, i-verify nyo yung account nyo kasi malaking turun din to sa atin kasi minsan nasa short tayo. So, I hope meron kayong natutunan sa aking vlog, sa aking video. So, kung nakabot ka sa portion, sa part ng video ito, don't forget to like, share, and subscribe to my YouTube channel para lagi kang updated sa mga upload ko. So, hindi, my name is Ed, sa inyong kaamats na lagi may top up. So, bye! See you in my next vlog. Bye!